Okay, Dr. Saho, this is one thing that I'm actually very curious too, because I'm not practicing there in the Philippines. But are there any particular mental health issues that are more prevalent in the Filipino population? Okay, so sa clinic na pinupuntahan ko, more of ang nakikita ko talaga is ano, depression. Got it. Okay. Siguro kasi meron kasing sa substance marami rin, pero yun nga, parang medyo nahiwalay siya sa mga psychiatrist Psychiatrist, eh. yeah. More of medyo nilagay nila sa yung mga sa ibang ano ba eh, sa ibang doctors nila binigay. Kasi nga, Or like before yung rehab stuff. kay Duterte na war on drugs, so more of, ang parang nagli-lead doon is more of ano eh, parang PDEA, mga ganyan. Got Although it. DOH, ganun, yung partner sila. Kaya hindi ko masyado siyang nakukuha sa mga hospital kasi may ibang ano, may ibang nagtitreat sa kanya. Pero sa practice ko, more of depression yung ano, yung nakukuha ko. Although sa ano, marami talagang patient na may schizophrenia, pero parating ano yung new cases is more of depression ang ano, ang nakikita ko, lalo na nung nag-COVID. Okay, so isang rason yung COVID kung ba't na mas lalong ano, nag-accelerate yung increase na ano ng depression. Oh, so kasi ang isang rason doon is yun nga, lalo na sa family, since nakulong for at least mga 2 years na nakulong sa bahay yung mga tao, so doon lumabas yung mga abuse. So nandun yung abuse, tapos walang masyadong outlet, hindi nakakalabas ng bahay, walang masyadong nakakausap. So talagang ano, nag-increase yung ano, yung depression, lalo na sa mga bata. Ang dami kong na ano, na mga ang tawag doon, mga child and adolescent na ano, na mga nakikita. And although hindi ko siya nakita, may nakwento lang sa akin, very striking is yung 10-year-old na ano, nag-suicide. So ano siya, ang rason is ano daw, ayaw pahirami ng cellphone, tapos da parang nakita na lang na nag-suicide after that. Ayaw pahirami ng cellphone. So talagang masyadong naka-affect yung ano, yung pandemic, parang mas na-accelerate niya yung pag-increase ng ano, ng may mga depression. You know, So, that's tapos yun nga, since bago ulit yung, Go sige. ahead, Dr. Sam. Sige, o kasi since yun din, so since na ano sila, ang tawag doon, yung mga bata, nasa online lang for 2 years, ganyan. And then yung pagpasok, problem ulit. Kasi since first time, meron kasing may kinukwento sa iba kong mga clients na meron sa kasi group chat. So parang may nagugrupo na rin sila before. Tapos pagpasok, sila pa rin yung magkagrupo. Kawawa, nali-left out yung ibang ano, ibang mga estudyante. Kasi dahil, di ba, yung iba naman, hindi nakakamahina yung signal, hindi masyadong maganda yung internet or yung ano, yung mga laptop nila, ganyan. So parang medyo nagkukumpiran din, mga ganyan. That's So true. lumalabas pa rin yung ano, yung bullying, kahit online or sa ano, face to face pa rin talaga. So yun. That's so true, Dr. Sahu. You know, during the pandemic, because I have like a social media presence, and even yung mga kamag-anak or yung mga kakilala, like even acquaintances who haven't reached, you know, who I haven't talked in years, like all of a sudden they would reach out. Kasi kunyari, meron like one particular one, may kamag-anak kami na nag-reach out na na-depress nga daw yung anak niya because of the pandemic. And, you know, even though parang may online, parang ayaw nang mag-school or something like that. And hindi lang siya. Like this, there are multiples of people. Nakatulad ng sinabi mo na adolescents, because they don't have the coping skills yet, katulad ng mga adults, di ba? Hindi pa masyadong formed yung ano nila eh, yung healthy coping skills. And then also at that developmental stage, kasi they're more on their peers and their friends. Yun talaga yung developmentally appropriate for that age, right? And so if you cut that off, oh my gosh, the world imploded. Talaga.
Kaya Oh, yung dami din yung oh, pagkakas true. during the pandemic ng mga kamag-anak, kakilala na ano daw yung gagawin nila sa anak nila. And so that's one of the reasons I started this kasi sabi ko, oh my gosh, like I don't know how to help all these people. Anong kailangan gawin? And then they're also asking, ano ba yung pwede kong sabihin? Ano yung pwede kong gawin? So that's one of the reasons for this advocacy. Kasi ang daming mahindi alam. So I'm glad that you're there. Pero yun nga, Dr. Saho, we need like 10,000 of you. Diba? Kasi ang pwede ng psychiatry sa atin. So hopefully, one of the kids siguro na nakikinig nito will be inspired na talagang there is such a need, like you said. And it's a lucrative job, you know? Like if you're gonna think of a job na hindi ka mawawala ng trabaho, it's like to be a psychiatrist in the Philippines. Actually, join even here in the U.S., there's such a need pa din. Makonti pa din. Depending on the state that you're at. There's like even states, I think when I was doing my research, I don't know what state it was, Wisconsin or Idaho. Like it's also like 1 in 100,000 population. So also depending on the states, you know. So syempre yung mga big states. Actually, medyo okay na ganun talaga yun, 1 in 100,000. Okay na yun. Ganun ba yun? Pero still, hindi pa rin siya, no? Ako, eh. Oh, 1 in 100,000. Oh. Oh my gosh, like how can you... Yeah, anyway. So anong sasabihin ko? Like I have another question that, you know, I was like thinking, how do you think we can bridge the gap, Dr. Saho, between mental health services and then the general public, especially in remote and the underserved areas where you are actually serving? Kasi ikaw talaga yung sa mga provinces eh. Like in Mindoro and in our province sa Marinduque. Yeah. Okay. So ano talagang ano partnership with the government, with the non-government NGOs, non-governmental organizations, and with the church kasi kailangan din na ano na ang tawag doon, makitay up. So talagang ano community approach yung ano yung pag-treat talaga sa ano sa mental health. So at least yung ano do sa Longa sa DOH yung ano yun? Sorry, do sa Mental Health Act, ano talagang binigyan nilang specific na gagawin yung mga agency. So the DepEd, so dapat may gawin kayo for education. Meron silang program na, ewan ko lang kung na-launch na yung, meron silang DepEd OK, which addresses the mental health condition of the of their students. Okay? Tapos sa CHED din, meron din dapat silang gawin, kaya lang hindi ko masyadong ano, although yung dito sa MSC, buti yung mga guidance counselor, parang gumawa sila ng hotline and I think meron silang talagang ina-address nila yung may mental health condition ng mga MSC students is? Nila sa MSC. Yeah, can you explain okay. to them what MSC so yung Marin, is? Yung, yeah. yung MSC, yung ano, Marinduque State College. Yeah. So, do sa MSC, meron silang ano, parang yung mga guidance counselor nila is gumawa ng helpline and to help their ano din, mga students. Kapag nakita nila na may problem yung ano, yung students nila, nire-refer nila sa provincial hospital. Pag hindi na nila ma-solve yung ano, yung symptoms niya. O, kasi mahirap naman kung lahat pupunta agad sa ano sa psychiatrist. Kasi ako naman yung parang ma-drain pag doon, no. So yon. So and then you have other agencies, mga DOLE, the Department of Labor and Employment, the the Commission CHR, the Commission on Human Rights. So marami TESDA also. So maraming ano talaga yung agency na lagay sa law na dapat meron silang mental health program sa mga agency nila. Tapos dapat i-implement. And then, yun nga, buti naman yung mga ano, nagsama-sama din yung mga NGOs para talagang gumawa ng training para sa mga provinces. Kasi nga, parati tayong, anong tawag doon? Yung disaster-prone country talaga tayo eh. So talagang every time merong yung mga ano mga NGOs nagpapadala ng mga magsa-psychosocial education sa mga
afflicted mga areas. Yes, So lalo na yung mga sa Baguio, mga lindol, ganyan. So at least parang may team na na pinapadala yung DOH at saka yung NGOs. So sa province naman natin, actually medyo sa isa hindi lang masyadong na ano kasi natatap yung mga private ano NGO kasi dati merong ano may Marinduque Mission sa Benavista, parang NGO siya talaga na nag ano tumutulong sa mga may mental conditions, pero parang ngayon hindi na eh. So yun. So siguro sa province natin is more parang umalis na ata sila eh, umalis na. So siguro kung sa province natin we could tap yung mga Rotaract, mga ganyan, ano pa ba yung mga ano yung ibang mga NGO sa ano sa province na ano yung Marinduque siguro ganyan. Yun. Para makatulong sa mga kababayan natin na ano talaga may mental health condition. Kasi yun yung problema, mahirap din talaga yung gamot, mahal talaga siya. Although you said, Dr. Saho, na there are programs like from DOH na kapag nag-consult sila sa to a regular doc, right, a general practitioner, and then the doctors will have the free medication, or do they have to pay the general practitioner? Free. Oh, free siya. Okay. So that's free, ano, yeah, free, free yung meds, free consultation. So I don't think that a lot of people know that. Kasi I think, I can only imagine, no, na that's one of the barriers na, oh my gosh, kakayanin ko to kasi we don't have any finances to be able to afford to consult a psychiatrist. Pero kung alam ng mga kababayan natin na, by the way, there are, you know, there are free resources out there. I think like that's one of the most important things na kailangang maging aware yung mga kababayan natin, no? Na there are some resources na pwedeng makuha. Like if you're searching for it, most likely there will be something na for free katulad ng program na initiative na, na mention mo. Oh, pero yun nga, very thankful ako sa government natin sa sa province, sa provincial health office natin. Kasi kulang talaga yung binibigay na libreng medications ng ano ng DOH. Okay? So yung province natin bumibili sila. So tayo talaga yung province natin bumibili ng ano ng gamot para sa mga kababayan natin. Pero yun nga kahit bill and it's free, free 'yon. So a month ano. Pero yun nga kailangan din dapat dun sa family na ipa-understand sa mga family na may mental health condition na hindi forever talaga yung ano yung support na ganon. So parang kahit papaano mag-chip in sila, kahit papaano mabawasan yung gastos kasi kung lahat iaasa sa government natin, ano talaga, talagang mababankrap yung ano. Kawawa naman yung ibang mga health programs ng province natin, like mga diabetes, mga ganyan, parang mag doon lahat pupunta sa mental health. Pero yun nga, sana mapaintindi din natin sa mga kababayan natin. Kahit paano, mag-share din tayo na ano, na tumulong para at least mabawasan din yung gastos for ano for mental health. So yun. Although free naman, pag talagang alam naman ng mga ano tao na pag talagang yung, di ba, kinaklasify nga, pag talagang hindi nilang kayang makabili, talagang bibigay ng free. Pero sana yung mga medyo mayayaman or kayang bumili, wag naman iasa dun lahat sa ano. O, kasi kahit na, everyone talaga pwede. Mayaman, mahirap, pwede kang makakuha ng free ano free medication. So, yun. Hey, Dr. Saho, one of the things na parati kong nakukuha din na question in my social media presence is itong tanong na, ano ba ang difference ng psychiatrist at psychologist? Paki-answer yung sa psychiatrist and then I'll answer sa psychologist. Okay. Sige, so sa part namin sa ano psychiatrist, so yung training kasi is you have to be a medical doctor. Okay, so you do have the ano 4-year medical proper, the internship, and then you'll have the 2 to 3 year training for being a psychiatrist. So ginagawa namin, kaya yun nga, magpe-prescribe kami ng actually gamot. And then we do the psychotherapy.
mostly yun naman yung ano, yung and we can treat yung other illnesses kung talagang medical condition pag ano, pag medyo comfortable kaming ano, pwede naming i-treat. Kasi yung iba din more of medical condition din naman yung ano, yung problem. Kasi para sabihin nila nalalabo yung mata and then after a while biglang marami ng condition na parang hindi na sila makatulog and eventually yung mga physical symptoms ganyan. So pag medyo na treat namin yon, actually okay na sila, hindi na sila bumabalik. So parang medyo na ano na din namin nagiging general physician din kami at times. So yun yung ano sa psychiatrist part. Oh. Yeah. So Dr. Saho, like when it comes to the psychotherapy naman, how often do you see your clients? Pag kunyari may patient who's depressed, ganyan. I mean obviously it depends on the severity, pero ano yung usual sa psychiatry sa atin sa Pilipinas? What's the sa atin is usually ano 1 hour. Mm-hmm. 1 hour yung treatment. Yeah. And then usually 8 sessions, at least 8 sessions. Depende sa severity. Pero ako, medyo since palipat-lipat ako ng ano, hindi ko masyadong na nagagawa yung psychotherapy. But habang doon sa treatment namin, o consultation namin, doon ako nag-input ng konti-konting ano, techniques o yung psychotherapy. Pero kasi sa akin, since nagta-travel ako parate, so hindi ko siya kawawa din yung patient ko na nag-therapy kasi hindi ko sila mabigyan ng definite na schedule for therapy. Yeah, I see. Oo. Mm. Parang hindi siya masyadong anong tawag dito? Hindi siya yung constant. Kasi yung sporadic yung treatment niya. Kasi hindi ko masyadong ano dun sa problem. Oo. Ang dami mo kasing sinaserve. So yun ang nagiging barrier. It's not like you don't want to give the treatment pero kasi you're needed in other, you know, like sa Mindoro, and then you have other jobs that you have to do. Mm. Kaya ano, so Dr. Saho, paano mong pinangangalagaan ang mental wellness mo? Kasi, you know, our job, actually, before I go there pala, the other question is like, ano naman yung psychologist? So, different kasi ang psychologist sa, ng training, at least, ng Philippines, at saka dito sa US, where I'm at. So, yung sa, dito sa US, typically, kailangan meron kang undergrad din na psychology. So, since ako, hindi ako nag-undergrad ng psychology, I had to get, you know, a lot of different subjects before I can even enter grad school. Mm-hmm. Tapos, mag-apply ka for grad school, and then you have to get a master's degree in clinical psychology. Tapos, kukunin mo din yung doctor's degree in clinical psychology. And then depending on the state, may iba-iba silang requirements for the hours. Mm. Pero typically, it's like you have either 1,500 hours or 2,000 hours ako dito sa Florida kasi of pre-doctoral internship. And then before ka makagraduate ng doctoral school mo, kailangan mag-write ka ng doctoral dissertation. And then pag doktor ka na, hindi ka pa rin pwedeng tawaging psychologist unless mapas mo yung ECCC, which is like the licensing exam ng mga psychologists dito sa America, which unfortunately, talagang mahirap siya, John. Ang hirap talaga niya. Even yung mga valedictorian, like meron ako mga kaklase na they're like really super smart at saka talagang highly intellectual, mga top sa classes nila, bumabagsak sila kasi ang hirap talaga ng exam. And then, pagkatapos nun, meron ka ding post-doctoral hours. Like ako, 2,000 post-doctoral hours. Ng, parang fellowship siya pa. Ganyan. Tapos yung per state, kunyari dito sa Florida, meron ding jurisprudence exam. And then, pagkatapos nun, pwede ka nang mag-practice. Medyo mahaba din yung journey. Mahaba din siya. And then, sa Pilipinas naman, based on my research, it seems na kailangan mo din undergrad and then you need to have a master's degree and then 200 clinical hours which is better. Okay. Yeah. And then you need to pass the licensing exam. So yun yung mga the requirements. So, pero iba kung kakilala. Hindi, yung iba kung kakilala kasi more. Hindi, yung iba kung kakilala kasi yun nga, nagsa-psychometry. After mong graduate kasi pwede ka atang mag psychometrician? Yeah, I heard that too. Yeah, yun. Mm-hmm. Yeah, pwede kang maging psychometrician. So,
So, ano nga sasabihin ko? The other question, Dr. Saho, is like, so sa dami ng trabaho mo, like it seems like you have Mindoro, you have like your own practice, meron din sa Marinduque, meron din sa Eva Digital Care. Paano mo pinangangalagaan ng sarili mong mental wellness? Kasi napakalaki niyan, di ba, in our line of work. That's huge. That's one of the biggest. I mean, if I were to take away something from grad school, yun talaga parate yung inaano nila. It's like your own mental wellness. Kasi we are our own machines sa trabaho natin. Wala nang iba, di ba? So if we're not doing well, di ba? If you don't have also a good support system, hindi mo makakaya yung trabaho. So how do you take care of your own mental wellness, Dr. Saho? Okay, so syempre, first and foremost, yung sa support system ko, okay, sa family. Yeah. Mm-hmm. Okay, so syempre, talagang kapag weekends, talagang I try to spend it with them. Okay, sa five ko with kids, and then, yun nga, tumatawag si mama, usually, pag weekends, pag ano, to check on me. So siguro yun, kaya parating checking and then yun. Tapos another thing is yung ano, siguro yung pag-travel. Yeah. So malaking impact. Actually hindi naman travel na sa Amerika. I mean, kasama yun, pero yun nga, siguro since I travel to Marinduque, Manila, and then Mindoro. That's right. So talagang ano siya, siguro, ang tawag doon, kasi parang naiba din yung ano mo eh, yung mga simple things na siguro yung pagsakay ng barko, ganyan, and then pagsakay ng airplane, tapos iba pa rin, iba yung environment na nakikita mo. So talagang yung environment nakakatulong. Yeah, for sure. So kahit ano, ang tawag doon, stressful. And then, right sleep. Okay, right sleep. Mm-hmm. So talagang ano, kasi mahirap pag nag-clinic ka, yung the night before, puyat ka. Mm-hmm. So na-experience ko yun. Kasi kuminsan talagang, kuminsan iba yung nasasabi mo sa patients. Kapag puyat ka, tapos ano, marami kang pasyente. So, I think yun yung ano eh. And then, the usual, siguro healthy diet. Pero actually, for me is yung ano talaga, support ng family and yung pag-travel na kahit ano lang, yung simple na pagpunta sa ibang lugar, pumunta ka ng, kumain ka sa ibang restaurant, ibang mall, mga ganyan. And then, tapos yun nga sa ano, kasi sa ospital, kahit pa paano, may nakakausap naman ako doon. And then yun nga, pag sa Marinduque, nakausap ko din yung mga friends ko. So talagang ano, ang tawag doon, yung support system na andun talaga. Yeah. Uh-huh. Friends and family. So, friends and napaka-importante talaga. Yeah. So Dr. Saho, this is like one last question that I'm gonna ask you before we wrap up our interview today. Pero I'm very curious. So even with me then, di ba, there are like talagang defining moments sa ating practice, no? So when we talk to our patients, to our clients, na talagang sinasabi ko sa sarili ko, I'm so happy I'm in this field. It's such a rewarding, even though mataas talaga yung burnout niya if you don't take care of yourself. But boy, it's such a rewarding career na parang when I go to sleep at night, you know, I thank God na, you know, thank you for giving me this, you know, this platform at saka itong ganitong trabaho. Ikaw, may mga defining cases ka ba in your life na naaalala mo? Kasi ako, I can think of like a few na talagang sinasabi ko na salamat at nandito ako sa field na to. Ikaw, Dr. Saho, can you share some? At saka if you can also share with us kung ano yung mga feelings mo when you were, or like mga nararamdaman mo at that time, at that particular moment. Okay, so actually, hindi. Sa mga patients ko na encounter, more of ano eh, pag wala talagang ano, hindi ko talaga sila parang ma-differ na ito yung pinaka the best na ano ganyan or very ano, siguro kasi
halos pare-pareha. Siguro kung halimbawa may problem ako that instance, ganyan. Siguro yung ano, pag yung mga, wait lang, more of ano, sa pag halimbawa sa kids, yun yung mag, nagiging ano ko. Kasi since kahit actually hindi naman ako child psych, pero kaya ko namang tumingin ng ano ng mga adolescents. Right. So yun. So pag nakikipag-usap ako sa bata, sa mga adolescent, kasi pag nakikita ko 'yung anak ko eh. I know. Lalo't dalawang babae. Naman, yeah, kwento mo naman sa amin, Dr. Saho, kung may ganun ka na experience at saka parang ano 'yung naramdaman mo at that time na pag kunyari shinare ng bata na ganito. And, can you tell? Kasi parang kasi ano eh, sasabi nila na kasi yung parents ko nag-work pareho, ganyan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, parang ganun din ako since nasa Manila ako tapos yung mga anak ko nasa, sinasa Marinduo kayo tapos yung mother nila nasa Manila. Tapos, kuminsan, yun nga, nag-work din. So, parang ano, pag sinasabi nila na ano, hindi, parang hindi sila... yung presence nila wala. Okay. Mm-hmm. So, medyo very striking yun sa akin. Marami akong cases na gano'n eh. Mm-hmm. Kaya parang medyo napapayak nga ako. Hindi ko lang pinapakita dun sa ano. Mm-hmm. Sa mga, ano yun, mga clients ko. Kasi bata. Mm-hmm. Tapos yun, talagang pinapaintindi ko as a parent. Which parang nawawala yung pagka-objective ko dun sa mga ano, sa mga cases. Kasi... pinapa-explain ko sa kanila. Oo. Pinapa-explain ko sa kanila na ganito, ganito. Para understand, pinapa-understand ko sa kanila na ganun. So, yun siguro yung ano, pag very ano striking sa akin pag mga adolescents tapos sinasabi na wala yung parents. So, yun yung talagang ano pero at least do sa mga clients naman na ano, pag nakita kong ay ito, naalala ko yung ganung ano, medyo naging ayun, kasi parang ano parang ano yun yung pag nakita ko sila nakakabalik na ulit sa klase, parang bumabalik sila sa daily activities nila. So parang dun ako nagiging masaya, lalo sa mga bata, as in talagang ano, kasi parang ang hirap talaga mag mag-handle ng ano ng bata, lalo yung mga ano nasa teenage years, mga adolescents. So yun yung pinaka sa tingin ko very ano sa akin, nakakaantig pag yung mga nagkukwento ng ganun. So Dr. Saho, I'm gonna share my own story there, pero hindi ko pala nasagot din yung question ko sarili ko na yung difference din ng psychiatrist and psychologist is like psychologist more on psychotherapy. I mean, there are psychologists who would pursue more studies para makapag-prescribe dito sa US, depending on the state that they're at. Pero talagang ako, I went into the field to do psychotherapy. Yun talaga yung main role. So typically, with me in my practice, pag pumupunta sila, like I see my clients on a weekly basis, 3 to 4 months muna, and then pag okay na yung mga symptoms nila, we titrate the session to like bi-weekly. Typically yon. Pero hindi lahat ganun. Kasi may mga tao na even though they are all doing better, they still want to continue to see me because they want a sounding board, right? Like, gusto lang nila talaga makapaghinga ng mga issues, especially if they are dealing with, kunyari, I have surgeons and psychiatrists and CEOs in my practice na minsan, because of the type of work that they do, parang gusto lang talagang nilang maghinga. Kasi ang psychotherapy ang psychotherapy, it doesn't mean na papunta ka lang sa psychiatrist or sa... Or at least a psychologist pala, right? Like you don't only go to counseling or psychotherapy pag talagang malala na yung sakit mo. Like even if you're just dealing with like minor stresses or kunyari may goals ka lang that you want to meet, kunyari may major project ka and then it's so stressful, if you just need extra support, you know, they come to see us. Pero one of the, anong tawag dito, defining, hindi naman defining, because like I mentioned to you, ayan na naman, nag-turn off for 30 minutes. So my video editors, I am going to repeat my question and I'll answer that again. Pakicut yun. Wait. Let me turn it on and off. Kasi every 30 minutes na hindi ko na unahan. Okay. Pakicut na lang yun and then I'll repeat. Okay. May manual focus pa. Malapit na tayong matapos dyan. Pagod ka na. Napagod ka na. Hindi naman. Okay.
Kung pwede pa naman mag ano, pwede pa naman eh. Wala naman. Oh, pwede pa. Wala akong Okay. gagawin masyado. Oo. Okay. So, 3, 2, and 1. Just to be able to address my own question, which I wasn't able to address earlier. The difference ng psychiatrist din at saka ng psychologist is yung psychiatrist, they're mostly, di ba, sa medication, they do psychotherapy din. Pero with psychologist din, we can get, you know, subjects to be, especially here in America, to be able to give medications, but that's not the route that I take. There are few psychologists who would do that, pero the route that I take talaga is for psychotherapy, counseling, you know, like being supported, being supportive like to the clients and all that stuff. So typically I would see my clients siguro on a weekly basis, na mga 3 to 4 weeks, I really follow them. They come week after week, 50 minutes, 53 minutes to an hour each session. And then, ang pinaka-importante kasi with psychotherapy is like the relationship that you form. Yun talaga ang foundation ng counseling, right, Sean? Like, pag walang trust at saka pag wala kang rapport sa clients mo, hindi magiging effective, whatever strategy. So, ang pinaka-importante sa amin is like yung organic relationship, right? It's the therapeutic relationship that we have with our clients. So, I see them weekly. And then, pag okay na yung symptoms nila, medyo nakakatulog na, we titrate our sessions, you know, like to bi-weekly, depending sa severity, obviously, right, John? At saka depending sa goals. Pero like I told you earlier, I think, na there are clients na kahit okay na sila, they just continue to see me kasi nga, they want a sounding board. May gusto talaga silang kausap, especially if they're like in a very stressful job. Like I have clients na like... Kasi yung practice ko is like revolving parang high achieving clients sila dyan. Yun yung parang specialty ng ng ano ko ng office ko is like to give help to sa mga high achieving, high performance, but it's also expanding because I'm also starting to see other clients and I really like working with yung mga IVF clients, infertility clients, mga moms, but anyway, going back there, gusto lang nilang may kausap, may pinaghihingahan ng sama ng loob, especially pag may mga surgeons ako eh, psychiatry surgeons, CEOs, mga entrepreneurs na sobrang stressful ng trabaho nila. So they like to come week after week para makapaghinga nga ng sama ng loob. And then, when it comes to defining moments, medyo madami siyang defining moments, like I said, you know, and one of the questions too that I actually get from my clients, John, is like, how do you do it? Like week after week to listen to us. Ang sagot ko sa kanila is parang, you know, that's true. And that's why a big concentration of going to grad school is like to really instill dun sa mga therapists to really take care of your own mental wellness. And I also had to go through my own mental health journey. And that's why I also still see a therapist like every other week na ngayon. And she's a Black therapist and I love her. She tolerates me. So... I continue to see her because of the type of work that I do, right? Like the type of, so importante talaga yun yung like to take care of your own mental wellness pag nasa ganitong field ka eh. And like you said, yung talagang support ng family mo, di ba? Talagang napaka-importante niyan. But ano na nga ba yung aking point? But there are so many defining moments and sinasabi ko sa kanila, it's like you're kind of giving me a gift, right? Na hindi mo sinishare ito kahit kanino, but you're sharing it with a complete stranger because you trust me. And I said that you have no idea of the things that I learned about life because of you. Right? And it's such a gift na parang ikaw lang yung pinag-share nila and then to be vulnerable, kasi kailangan nila maging vulnerable for us to get into the bottom or the root of the anxiety, of the depression, kailangan talaga nilang mag-open up and to become vulnerable. So, it's such a gift. But at the same time, Dr. Saho, with me kasi, I only work from Mondays to Wednesdays. So, that's how I also put a boundary with my work and with my own self-care, especially like being a cancer survivor, right? So, yung Thursdays ko is like, I do some admin work, but mostly self-care yan. Like, I, you know, get my massages. Thank God that I'm able to afford that. I know that a lot of people are not able to afford those luxuries. And then acupuncture, 20 sessions of our acupuncture is covered by our insurance. So medyo, I understand that I'm privileged to be able to get those. And then, you know, medyo malapit kami sa beach. So I do like a lot of like the
self-care na ganun. And then on Fridays is when I do my passion project, which is this one. And that's my way of kind of giving back to the community. Pero lately, kasi because I'm just starting, medyo hectic siya eh. Kasi most of my team are in the Philippines. Talagang part yun ang advocacy ko to hire Filipinos dyan sa atin. And so the time difference, minsan yung mga meetings namin is really hard. So anyway, so that's, okay. Yeah, that's my answer. And then, meron akong i-share, pero like, you know, I have clients na kunyari sinasabi nila na, I have been carrying this for, you know, 15 years. And thank goodness I was able to like share it with you. Tapos syempre, like we work on the different strategies and all that stuff. And then, yun, like, I mean, like there's many moments na ganun na sinishare nila na I'm so thankful that you're here. Like the other day I was sharing with you the 70-year-old na Filipino na ano siya eh, he was in the military. And he had a lot of trauma growing up and also like in the military. But I'm also trained in this thing called accelerated resolution therapy, which is like parang siyang EMDR. I don't know if you're familiar with that. Okay. Therapy. So with yun, talagang mabilis siya, John, yung resolution ng trauma. Kasi with the eye movement, sometimes, you know, even with just one session, talagang makikita mo night and day yung difference nila sa symptoms nila. And there was this like, lolo na siya eh. There was this lolo crying in my room saying, salamat po, you know, Dr. Uy, at na ang tagal-tagal ko nang, you know, kinakerry to sa sarili ko. Matagal ko nang binibeat up yung sarili ko na dahil, you know, he was blaming himself for everything that happened. So, yun yung mga small gifts of like my practice and being here in this field. But anyway, so Dr. Sal, before we let you go today, ano yung gusto mong i-impart? I know that you're big on awareness sa ating mga kababayan, pero ano yung, if you were to leave, you know, one thing before I let you go today, ano yung gusto mong ibahagi sa kanilang lahat? Okay. So, ayun nga, parati kong ano, sinasabi na yung mental health condition is ano, natitreat siya. Okay? So, hindi natin, tapos, with the help of ano family and yung any support system, so talagang mas mapapabilis yung ano recovery ng ano ng clients. So yun more of talagang ano yun lang talaga, as in mental health conditions can be treated. Yeah, and that so, goes like with not just sa atin sa Pilipinas. It's true, like wherever you go, you know, yung mga taong may bipolar, schizophrenia, kahit yung mga conditions that really needs to have like medication. Kasi sometimes even with depression, depending on the severity, hindi mo naman kailangan ng medication pag medyo ano pa siya, di ba, mild, ganyan. So, like in any mental health conditions, wherever you go, talagang napaka-importante ng support system. Like, I cannot emphasize that enough. Like, I don't think I'll be able to do this job kung wala din yung support system ng family ko. Kaya sinasabi ko sa husband ko when we argue, sabi ko, oh, dali muna. Let's kind of like, you know, reel it in. Kasi na-apektohan ako. And so like, we talk about it. Talagang, if they're not aware kung gaano yung gravity ng trabaho natin and the kind of, alam mo yung energy na nakukuha natin from our clients, hindi talaga mag-work. So that goes like with everybody, napaka-importante ng family at saka yung support system. Talaga sa ating mental. So, yung pala, yung nga, so pag talaga sa ano, yung matitreat natin yung mental condition with the help of family, with the community, and with the government agency talaga. So, pag nagsama-sama talaga yung mga ano, yung very, ano mga tao, yung talagang adamant sa mental health, mga advocates, mga ganyan. So talagang ano, magiging successful lang ang mental health programs. Kasi yun yung nagiging problem lang sa ano eh, sa kahit sa Philippines, parang yung implementation, maganda talaga yung ano system, pero pag ano implementation wala, kumisa na talagang yung nagiging problem. So talagang kung talagang yung mga tao na involved is very
adamant, yung mga ganyan, very passionate sa kanilang ano, mga yung naiisip, mga ideas, talagang ano, matatanggal natin yung stigma and discrimination sa ano, sa mental health. Okay. So yun. Well, so starting with you, kasi yun nga nag-advocate ka ng ano, ng ganitong ano. So talagang mas magiging aware yung mga tao regarding mental health condition. Yeah. Well, thank you so much, Dr. Sahol, for being here. Yeah, thank you so much for spending like for your first few hours here in America at the Brownsack Channel. Wala nang So, pwede naman mag-part 2 kung talaga, hindi, joke lang, know, kung may record. I'm gonna remember that, Dr. Sahol. We will have a part 2. Okay. And then, kasi gusto ko rin maging aware yung mga tao regarding sa mental health. So, exactly. Yeah. I will remember that, Dr. Sahol. We will send you a message. Part 2 of our podcast. And I think for our viewers then, kasi magiging podcast din to, tsaka yung sa mga nakikinig. Dr. Sahol, I will encourage them to also send questions na para pag nag-guest ka. At saka lalo na yung sa mga Marinduque at saka taga Mindoro kasi doon ka na in particular kung may mga questions sila. But you know, if they have other questions for psychiatrists na nagpa-practice sa Philippines, please message us, you know, direct message us, and then we'll also invite again Dr. Sahol sa ating channel. So thanks again, Dr. Sahol, for being here. Please enjoy your stay here. I'm so happy. You're welcome. Anak at saka kay Lala, please give them all a hug for me, and then I will see you soon on the next episode. Okay. Okay.